Isa sa mga reason kung bakit marami ang mga anime fans sa mundo ang ayaw panoorin ng One Piece ay dahil sa napakahaba nga naman ng story at napakaraming episodes na umabot na ng halos 1,000. Kung isa kang anime fan na hindi fan ng One Piece ay aba, nakaka-intimidate nga naman yun. Ngayon, bilang isang obsessed One Piece fan gaya ko, kung ako ang tatanungin nyo, sulit nga bang panoorin ang One Piece? Pero bago tayo pag-usapan ng video na yan, roll the intro! Sa Japan, kasalukuyan ng One Piece ang itinuturing na anime icon. Sa sobrang sikat ng franchise na to sa mismong Kumamoto Prefecture kung saan lumaki ang author ng One Piece na si Eiichiro Oda, ay merong mga bronze statue ng Straw Hat Pirates. May sarili ring theme park ang One Piece na matatagpuan sa One Piece Tokyo Tower. At kahit saan ka magpunta sa Japan, marami kang makikitang One Piece merch. Kaya kahit sinong brand ang dumikit sa One Piece franchise, ay aba, talagang tatangkilikin siya ng mga consumers. Kasi hindi lang naman sa Japan ang merong mga One Piece fan, kundi pati na rin sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, ako personal ko nang na-experience to. Sa loob man ng trabaho o labas, once na may nakilala kong One Piece fan, aba, asahan mo nang yan lang ang pag-uusapan namin hanggang sa susunod na 3 oras. Magtatalakayan kayo about sa mga theory at mga upcoming movies, chapters, and episodes. Ako, una ko talaga napanood ng anime series na One Piece. Way back 2007, Tagalog na version pa, pinalabas siya sa GMA 7. Yun yung time na napanood ko yung part na sa story ni Usopp dun sa kanyang village. Yun yung part na kalaban ni Luffy si Captain Kuro, kung naalala niyo yun. Aside sa ganda ng story ng One Piece, isa sa mga original genius concept ng series ay about siya sa mga pirates. Pag sinabing pirates, syempre karagatan ang usually nakaset ang location. Majority ng mga pirates sa One Piece ay may mga kapangyarihan na galing sa Devil Fruit na kung tawagin, na siyang nagbibigay sa kanila ng lakas at iba't ibang kakayahan na hindi kayang gawin ng normal na tao. At syempre ang number one weakness ng mga Devil Fruit users na to, eh ano pa? Eh di dagat. See? Nakikita niyo yung pinopoint out ko dun? Kung isa kang pirata sa One Piece universe at nakakain ka ng sabi na nating pinakamalakas na Devil Fruit, kahit gaan pa kalakas yung kapangyarihan na meron ka, once na mahulog ka sa dagat, hindi ka na makakalangoy. At yun din ang magiging resulta ng pagkamatay mo. Sa story naman ni Luffy na may pangarap na maging isang Pirate King, eh wala siyang idea sa mga pagnanavigation, pagkukumpuni ng barko, pagmamaneho ng barko, pagluluto, o yung mga panggagamot. Wala naman siyang idea sa mga ganun. So no choice siya kundi maghanap ng mga tao na may ganung klaseng kakayahan na pwede niyang isama sa kanyang crew para tulungan siya maging Pirate King. Reflection din to ng realidad ng buhay eh. Kumbaga, may pangarap ka pero may mga tao na tutulong sa'yo para tuparin ang pangarap na yon. Tapos sila yung magiging kakampi mo sa buhay, parang crew na meron si Monkey D. Luffy. Sa mismong adventure part ng series, dito mo masasaksihan na on the way sa pangarap mo eh hindi siya ganun kadaling abutin. Literal na kikilos ka mula ulo hanggang paa. Physically, mentally, and emotionally. Ipapamukha rin sa'yo ng story ng One Piece na sa totoong buhay walang fairy tale. Lahat ng may experience mo ay hindi palaging masaya. Madalas mas marami pa nga ang lungkot at pagdurusa. Pero ano? Hanggang dun ka lang? Siyempre hindi. May pangarap ka eh. Dapat tuparin mo yun. Pwede kang magpahinga. Pero dapat hindi ka titigil. Napakarami kong natutunan na life lesson sa anime series na One Piece. Na until now ay nagagamit ko ngayon sa totoong buhay. Kaya sa mga taong nagsasabi na, "Di ba masyado ko ng matanda para manood ng pambatang palabas na yan gaya ng One Piece?" Ito lang masasabi ko sa inyo, bigyan nyo muna ng oras na panoorin o subaybayan ang anime series na to. Saka kayo bumalik sa akin at sabihin na pambata lang ang palabas na yan. Kasalukuyan, kakatapos lang ng One Piece Wano Arc. Ngayon, sa mga non-One Piece fan, magtataka kayo kung bakit biglang dami ng mga character sa One Piece. Hindi ko ma-explain sa inyo ang buong detalye, kaya sa mga magtatanong sa akin kung anong magandang episode mag-start manood ng One Piece, ito lang masasagot ko. Mag-start kayo sa episode 1. At ako na nagsasabi sa inyo bilang isang obsessed One Piece fan, hinding-hindi ka magsisisi sa i-invest mong oras at panahon sa pagsubaybay sa anime series na to. Promise! Ako na nagsasabi sa inyo yan, mula na mismo sa akin. Hayaan mong ma-experience mo o ma-enjoy mo yung adventure ng Straw Hat Pirates. Don't worry, hindi ka maboboring sa anime na to. And that is for today's video. Hope you guys enjoy watching it. And as always, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video.
Egg Zone.